Eco Day, every day! Kamusta mga anak? Ako nga pala ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Ma'am DY. Ako si Ma'am DY, ang inyong kaagapay sa buhay. Samahan niyo ako sa talakayan na hindi kayo mahihirapan. Kasi sa umpisa pa lamang, ito ay nasa inyong harapan. Handa ka na ba para sa mga leksyon sa Araling Panlipunan 9? Tara na! Collab na tayo para matuto sa Eco. Kunin na ang papel at panulat at magsisimula na tayo. It's Eco Day, it's Eco Day. Tutuklasin ka naman para sa akin na bukas sa Eco Day. It's Eco Day, sa makabagong panahon, iba na ang may alam. Eco Noemikes, kalagayan ng bansa'y ating aaralin. Eco Noemikes, pangangailangan at supply ating tuklasin. Halina't sumabay, huwag kang sasamlay, ng kabuhayan mo'y hindi tumamlay. Makinig, magmatsyag, tara na, it's Eco Day every day. Eco Noemikes, kalagayan ng bansa'y ating aaralin. Eco Noemikes, pangangailangan at supply ating tuklasin. Halina sumabay, huwag kang sasamlay, ng kabuhayan mo'y hindi tumamlay. Makinig, magmatsyag, tara na, it's Eco Day every day. It's Eco Day every day. It's Eco Day every day. Narinig mo na nga ba ang economics? Maaaring sinabi ng pamahalaan? Magkukolekta ba ako ngayon? Masunod ba yung collection mo? Hindi, bakit? Wala na, ang ekonomiya patay. Walang negosyo, walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na magkaltasan yung sildo nila. There's no source of income now. Ekonomiya, economics, eco, hay nako! Pare-pareho nga ba ang mga ito? Ano nga ba ang kahulugan ng economics? Marahil, yan ang mga tanong na nasa isip mo. Sa araw na ito, sasagutin natin kung ano nga ba talaga ang kahulugan nito. Ang lahat ng tao, bata man o matanda, kuya o ate, nanay o tatay, kapitbahay, kasambahay, mayaman o mahirap, ay may kanya-kanyang gampanin sa ating ekonomiya. Kung maglakbay kaya muna tayo sa bansang Greece, kung saan nagmula ang salitang economics. Dagdag kaalaman, ang economics ay nagmula sa salitang Greek na oikonomia o oikonomeia na nangangahulugang oikos, bahay, nomos, pamamahala. Kung kaya't kapag ito ay pagsasamahin, ito ay nangangahulugang pamamahala ng bahay. O sa wikang Ingles ay household management. Ang oikos o bahay ay patungkol sa sambahayan. Ang sektor na binubuo ng lahat ng tao na nagnanais tugunan ang kanilang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan. Kung kaya, ang oikonomiya ay pamamahala ng sambahayan. Sa makatuwid, ang economics ay isang sangay ng aghang panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Himay-himayin natin. Isa-isahin natin ang mahalagang termino sa kahulugan ng economics. O, handa ka na ba? Ang economics ay isang sangay ng aghang panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit
ang limitadong pinagkukunang yaman. Gamitin natin ang representasyon na ito. Agham panlipunan. Siyentipikong pag-aaral o masusing pag-aaral sa pagtugon ng mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Hindi natatapos ang pangangailangan at kagustuhan ng tao simula pagkapanganak hanggat siya ay nabubuhay. Limitadong pinagkukunan. Yamang likas at kapital. Yamang likas, renewable o napapalitan. Non-renewable, maaaring maubos o hindi mapapalitan. Halimbawa, yamang lupa, lupain o hilaw na materyales. Samantala, ang kapital ay ang yamang gawa ng tao na nagpapabilis at nagpapataas ng kalidad ng produkto at serbisyo na nagagawa ng isang bansa. Halimbawa nito ay makinarya, kusali at kagamitan sa paglikha ng produkto. At sino nga ba ang gumagamit ng mga ito? Ang mga tao bilang lakas paggawa. Marami sa ating mga kababayan ang lubos na naapektuhan ng pandemyang ito sapagkat sila ay nawala ng trabaho sa loob o labas man ng ating bansa. Kung kaya't ang iba ay napilitang humanap ng alternatibong pagkakakitaan at ito ay limitado. Kung limitado ang ating mga pinagkukunan, paano na natin matutugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan sa pang-araw-araw? Hindi mahirap unawain at pag-aralan ang economics sapagkat lagi natin itong kasama, ginagawa, at nasa paligid lang natin. Ngayong nasa gitna tayo ng pandemya, tanungin natin si nanay o si tatay o sino mang nasa loob ng bahay na nagbabudget para sa pamilya. Paano po ninyo napagkasya ang natirang sahod ni tatay o nanay bago mag-lockdown? Sumapat po ba? Ikaw, nabawasan mo na ba ang ipon mo para sa ticket concert ng paborito mong Korean group? Kapalit ng bigas para sa pamilya sa mga panahong ito? Naranasan mo ba ang maubusan ng alcohol, face mask, o face shield sa pamilihan? Ang mga yan ay pang-araw-araw nating kinakaharap sa gitna ng pandemya. Kinulang ba o sapat? Unawain mo ang mga sumusunod na sitwasyon upang masubok mo ang iyong magiging tugon. Balikan natin ang mga pagpapasya na nagawa mo o maaaring magawa mo pa lamang sa mga sumusunod na sitwasyon. Ano ang uunahin mo? Biglang umulan at nakasampay sa likod bahay ang iyong mga nilabhan. Naamoy mo ang nasusunog na sinaing. Hoy, yung sinaing nyo, sunog na! Narinig mo na nag-ring ang iyong cellphone. Umiyak ang iyong inaalagaang sanggol na kapatid. Nahirapan ka bang pumili? Ano ang inuna mo? Sa pagpili, unahin ang prioridad. Laging isaisip ang pangangailangan bago ang kagustuhan. Ang lahat ng tao ay may pangangailangan at kagustuhan na dapat tugunan sa araw-araw. At sa bawat araw na ito, tayo ay nagdedesisyon o pumipili. Katulad ng iyong ginawa kanina, namili ka kung ano ang uunahing tugunan. Maliit man o malaki, mula sa simple hanggang sa pinakakomplikadong pagdedesisyon, ito ay ginagawa natin sa araw-araw. Ang pagdedesisyon ay mahalaga at dapat na rasyonal tayo. May mahalagang rason o halaga ang pagpili na ginagawa natin. Nagulat ang lahat ng mamamayan, hindi lamang sa ating bansa, maging sa lahat ng parte ng daigdig, sa pagdating at pagkalat ng coronavirus, o mas kilala bilang COVID-19. Sa paglaganap ng pandemyang ito, lubos na naapektuhan ang ating ekonomiya at mga gawain sa pang-araw-araw. Nay, paano na po tayo ngayong panahon ng lockdown kung hindi tayo pwedeng lumabas? Paano po ang pagkain natin? Yun din ang problema ko, anak. Tumawag din ang tatay mo. Papauwiin na raw sila dahil baka isang buwan daw na walang trabaho.
Hayaan mo, anak. Gagawa ng paraan ng nanay. Kinakapos na nga tayo sa pagkain. Mawawalan pa ng trabaho. Paano na nga ba sila makakabili ng kanilang mga pangangailangan? Nay, nag-chat po yung teacher namin. Online daw po ang enrollment. Blended learning daw po. May module, tapos online po. Pwede rin daw pong manood sa TV o makinig sa radyo. Kaso, paano po ako mag-e-enroll, Nay? Wala naman po akong laptop o cellphone. Baka mahirapan po ako. Sabi mo, may module naman. Pwede ka namang turuan ni Kuya Jeff mo, Ate Mildred, at Kuya Tepen mo. Pero anak ha, alagaan mo pa rin si Elaine, ang bunso natin. Sa tingin ninyo, ano ang pipiliin ni Jessa? Ang mag-enroll kahit na wala siyang gadget? O mag-alaga na lang siya ng kanyang kapatid? Ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay ay trade-off. Lahat tayo ay may choice. Eto ba o eto? Anak, inaalok ako ng ninang mo na magtinda ng produkto niya. Kailangan ko lang kumuha ng mga customer. Makakatulong na ito sa atin kahit papano. Pang-ulam at pambili ng kailangan natin. Wala pa kasing maipadadala ang tatay mo, kaya kailangan dumiskarte. Ayos yan, Nay! Ako din po, tutulong po sa inyo. Pwede naman po itong cellphone ko. Ite-text ko po yung mga kakilala ko. Ganito, anak. May mga pagkakataon na kukunin ko ang produkto at kung malapitan naman ay maihahatid ko sa buyer. Turuan mo si Elaine sa pag-aaral niya, ha? Kapag nakagawa kayo ng takda, hayaan mo, kahit 20 ay mayroon kang makukuha sa akin para may pang-load ka. Malay mo, kumita ng malaki rito ang nanay. Baka pati laptop, mabili ko. Yes! Ayos po yun, Nay! Sisipagin ko para lagi akong may 20. Sana nga maraming bumili para magka-laptop ako. Dito ay naipakita ni Jessa na mayroong incentives o kapakinabangan siyang natamo sa pagtuturo ng kanyang nakababatang kapatid habang busy din sa pag-aaral ang iba pa niyang kapatid. Ang pera o ang gadget na maaari niyang makuha ay incentives. Hello po, Nay. Sabi po sa balita, pataas ng pataas ang COVID-19 cases. Uwi na po kayo, baka magkasakit po kayo. Alam ni Ami, nanay ni Jessa, ang peligro ng COVID-19 sa kanyang kalusugan. Ngunit para sa pangangailangan ng kanyang pamilya, pinili ni nanay Ami ang lumabas ng bahay. Mayroon naman siyang face mask at face shield. Ginagawa niya ito para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya sa gitna ng pandemya. Ang desisyon na ito ni Nanay Ami ay maituturing na opportunity costs. Kamusta mga anak? Kamusta ang pag-aaral niyo? Nay, ako po, hihiram ako kay Ate Mildred ng cellphone. Mas nakakapag-research po kasi ako doon. Nagbigay po kasi ng link ang aming guro para daw po mas maunawaan namin ang aming aralin. Tapos si Elaine, ayaw pong magpaturo sa kanila, sa akin lang po. Ako raw po ang gusto niya. Ang galing mo naman, Jessa. Kahit hindi naman ipinipilit ng guro ang karagdagang gawain, gustong gusto mo itong gawin. At talaga ha, mas naging close pala kayo ni Elaine habang wala ako. Marginal thinking na may tuturing ang ginawa ni Jessa. Bakit? Sapagkat nakakuha siya ng karagdagang kapakinabangan sa desisyon niyang dagdagan ang kaalaman sa pamamagitan ng self-study activities na ibinigay ng guro. Natuto na siya at nadagdagan pa ang kaalamang ito. Parang ikaw, anak, maaaring naipaliwanag na ng guro ang aralin ngunit nais mo pang madagdagan ito. Sa pagtuturo ni Jessa sa kanyang nakababatang kapatid na si Elaine, makakakuha na siya ng insentibo o reward, magiging malapit pa ang relasyon nila sa isa't isa. Hashtag bonding moment, ika nga. Sadyang damang-dama natin sa gitna ng pandemyang ito ang kakapusan sa mga pinagkukunan ng ating mga pangangailangan. Ngunit, pinipilit nating tugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan. Yan ang economics na makikita sa ating kapaligiran.
Economics ay isang sangay ng agham-panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Salitang Greek na oikonomia, pamamahala ng bahay. Sa pag-aaral ng economics, inuunawa ang mga konsepto at suliranin ng kakapusan at paparaming pangangailangan at hilig pantao, alokasyon, alternatibong desisyon at pamamahala ng mga gawaing pangproduksyon at pangkalahatang kaunlaran. Ang pag-aaral ng economics ay nakatutulong upang magkaroon ng tamang pagpapasya at pagpili ang tao. Kahanga-hanga! Nawa ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Subukan nating punan ang blankong figura na pinamagatang Eko at Ako. Sa bawat hugis ay may kaakibat na tanong na iyong sasagutin sa loob lamang ng 10 segundo. Maaari din pong sumagot ang ating mga magulang sa mga katanungang ito. Handa na ba kayo? Narito ang mga pagpipilian. Agham-panlipunan, kapos na pinagkukunan, o ekonomiya, walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan, matalinong pagdedesisyon. Una, ito ay tumutukoy sa pamamahala ng tahanan. At ang tamang sagot ay o ekonomiya. Ikalawa, pinag-aaralan dito kung paano nagtutulungan ang mga tao upang matugunan ang kanilang material na pangangailangan at mapataas ang antas ng kabuhayan. Nakuha mo ito kung ang sagot mo ay agham-panlipunan? Kay husay! Ikatlo, kinakapos ang pinagkukunang yaman sapagkat kung ang sagot mo ay walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao, magaling! Ikaapat, ang yamang likas at kapital ay maaaring maubos at limitado lamang kung kaya't ito ay nagpapahiwatig na ang sagot mo ba ay kapos na pinagkukunan? Mahusay! Ikalima, isang mabuting katangian ito sa pag-aaral ng economics kung saan sinusuri ang mga posibleng pagpipilian upang maging kapaki-pakinabang ang produkto o serbisyong ito. Kung ang sagot mo ay matalinong pagdedesisyon, isa kang henyo! Subukin naman natin kung kaya mong suriin ang mga sitwasyon at kung kaya mong tukuyin ang konsepto ng economics sa bawat pahayag. Una, mas pinili ni Tatay Peter ang bumili sa online kaysa sa pumunta sa mall para masiguro ang kanyang kalusugan. Kung ang sagot mo ay opportunity cost, sakto! Iniisip ni tatay ang kanyang kalusugan sa pagpili ng online selling kaysa pumunta sa mall. Ikalawa, mag-aaral na lamang ng takda si Joff kaysa maglaro ng kanyang paboritong online game. Kung ang napili mo ay trade-off, mahusay! Isasakripisyo ni Joff ang paglalaro para sa pag-aaral. Ikatlo,
Binili ni Nanay Insiang ang isang sako ng bigas na may kasamang 10 delata. Kung ang sagot mo ay marginal thinking, magaling! Karagdagang kapakinabangan ang nabiling bigas at ang mga dilata para sa pangangailangan. Ika-apat, tinaasan ng sahod ni Tatay Siano ng 1,000 dahil wala itong liban sa trabaho. Kung ang pinili mo ay incentive, ayos! Tama! Magsisilbing reward o kapakinabangan ito kay tatay. Magaling! Tiyak na nakuha mo ang mga tamang sagot sa ating aralin. Nawa ay may napulot kayong mga aral, mga anak. Huwag nyo kakaligtaan na ang economics ay sangay ng araling panlipunan ng pag-aaral ng pagtugon ng mga mamamayan sa kanilang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan. Gamit lamang ang pinagkukunan kahit na ito ay mayroong kakapusan. Tamang pagpili at pagpapasya. Pasasaan ba at ikaw ay sasaya? Kahit pa sa gitna ng pandemya, kapit lang, dasal lang at stay sa bahay, gawin ang lahat para sa ating buhay. Bago pa man ang ating paghihiwalay, nais magbigay ng tips ni Ma'am BY. Laging tandaan, maging mapamaraan para sa kinabukasan. Laging makinig kay Ma'am BY upang buhay mo ay may saysay. Oh, huwag kayong mawawala sa susunod nating aralin. Dito lamang sa DepEd TV. Hanggang sa muli mga anak, ingat!